Apa lang? No! Nung kalaki pa pa. Babalik ako mamaya na lang. Gusto pa sa mama. Ang batang makulit. Ang batang makulit. What's up, mga amigo? Happy New Year! So, ito yung tawag na ito. First vlog of the year ni Migumoto. So, kasi guys, naisipan ko lang na i-vlog na rin to. Mag-change lang naman ako eh. Huli kong change oil is yung bago kami bumiyahin ng Dinggalan ng mga mix. Ano? Ampo yun ah. Unbox niya ampo eh. Yellow na yellow. So ayun oh. Nakalimutan ko pero nag-change oil ako noon nasa ano 14k pa lang eh. 14k plus. So kita niyo naman ano. 16k na to. May get. So more or less 2k na tinakbo niya. Pwede ko pa naman paabutin sana ng ano, ng kahit 2.5 o 3k pwede eh. Kahit paabutin ng 3k walang problema yan. Ano nga bang gagamitin nating langis ano? So pag-usapan natin yun kung bakit yun ang gagamitin kong langis. Dati kasi guys, no? Sumubok ako ng tawag na ito, yung medyo malapot na langis, si top 1. So bakit nga ba papalitan ko siya? Actually hindi ko naman talaga papalitan eh, tinesting ko lang yun eh, sinubukan ko lang. So hindi ko siya nagustuhan dahil may problema siya pagka pag hindi mo gamit ng matagal yung MC mo no. Pag umaabot ng minsan nga kahit 3 days lang eh. So may time na hindi ko siya nagamit ng anon 2 weeks. So nangyari ayaw umandar ng kinaumagahan. Hayop na yan. Palagay ko dahil siguro sa sobrang lapot niya hirap yung engine ko pag yung matagal na ano, matagal na kaistak yung motor, nakababa lahat ng langis. Feeling ko lang ha, hindi mga mix ano, hindi naman ako expert. So itong sinasabi ko is yung ano lang, naging experience ko lang sa langis na to, sa tinutukoy kong langis na to. So si top 1 nga 20W50 na ano, semi-synthetic. So yun, inisip ko ano lang siya, parang baka normal lang ako na ano yun, na nangyayari sa MC yun. So eto na naman ano, inabot naman siya ng 3 weeks. So ganun pa rin, napakatagal pa i-startin. Lintik, napakatagal ko nag-kick. Ayop na yan. Puro kick na ang ginawa ko. Kalbo. Kalbo. So ayun, ano. Hirap na hirap ako na i-start siya pagka gano'n, na i-stack na matagal. Tapos, naulit pa yun. Meron bang time na ano, no? Na 1 week lang siya.
or 2 days, 3 days. So every morning na tumagal lang ganun, nahirapan akong i-start. Hirap na hirap mga mix. Imagine nyo na lang ah, magsisipa kayo doon ng pagpalagyan ng 5 minutes na lang. 5 minutes na lang kayo magtatadyak ng motor nyo. Pero hindi lang ganun katagal yun, dahil hinihintuan ko, sinusukuan ko, then nabibisit ako eh. So doon nakakainis. Hindi ko alam sa experience ng iba. So sa akin, yung kasi naging experience ko. And syempre, yung unang gamit ko yon, hindi ko kagad hindi naman ako nag-conclude na dahil sa langis kaagad yon. So yun. And katagalan, naisipan ko nung mag-change oil na ako, dahil wala naman ako makita ang top 1. So sa totoo lang mga mix, maganda siya. Medyo smooth siya sa shifting. So si Raider 150 naman eh, normal naman na may matigas na ano eh. Matigas minsan yung cambio, pero meron siyang meron siyang tawag nito, nakakatulong talaga siya. Magandang langis sana, maganda sa totoo lang. Kung ang MC mo is talagang matagal mo ng gamit, mga mix, promise niya mararamdaman niyo sa engine niya kung maganda yung langis mo, kung bago yung langis mo. Alam mo yung mga tipo na matagal na yung langis mo, iba na yung iba na yung pakiramdam mo. So yun nga, ramdam ko na maganda yung flow ng langis sa loob pagka yung umiinit na siya. Pero pag malamig, hirap. May pagkakataon pa namamatayan, tapos hirap din i-start. Sa simula lang naman yun, sa simula, pagka hindi pa mainit. So ayun nakwento ko lang naman. So niisip niya siguro kung ano yung langis na talagang naging trip ko. Kasi si Raider ko nga is ngayon January 8 is 1 year pa lang siya. So may nabasa ako na na ang engine daw natin, engine ng Raider natin, 150 carb type, siguro yung ganung edad, ganyan tinakbo, 16,000 pa lang, bata pa. Kumbaga yung mga kasukasuhan niya is masisikip pa. No? Mga hindi pa siya ganun ka yung mga tight pa yung niya. Paano mo maliwanag yung mga gearings, medyo masisikip pa, no? Ano ba, paano bang terms doon? Hindi ko ma-explain. Hindi naman kasi kung mekaniko eh, pero yung kasi nabasa ko sa isang taong sabi niya expert daw siya. Or talagang may alam, kumbaga. So hindi natin daw kailangan ng langis na yung malapot. Kumbaga yung 20W50 na yun is malapot para sa mga bata na engine kagaya nito ni ni Raider ko So kaya siguro hirap siya mag-start pagka umaga. No, mga mix. So anong ginagamit ko talaga na engine oil ko? Na engine oil nito ni Raider 150 is yung Shell Advance na 10W40, which is mas malabnaw siya ng konti compare dun sa compare kay top 1 na 20W50. So again guys, hindi ko alam kung ano meaning nung nung 10W40 or 20W50. So ang pagkakaalam ko diyan is yung lapot niya mga mix. So pagkakaalam ko, mas malabnaw yung 10W40 na ito nga si Shell Advance. So hindi lang naman si Shell Advance ang mayroong 10W40. Pero ako, Shell Advance talaga ang gamit ko, dahil proven and tested ko na yan eh. Oo ba? Wow, lupet. What the fuck. So paano ko nasabing proven and tested isa lang eh. So ayun nasubukan ko na kasi siyang iwan ng 1 month.
nung umuwi kami ng ano ng Leyte ng aking lolo. So shout out sa iyo aking lolo. Lolo Ami, Captain Ami. So ayun ano, mga migs. Nang pag-uwi ko. Tayo na, layo talaga. One click, promise. Start agad. Walang kahirap-hirap, walang padyak-padyak. Push start ang ginawa ko, mga amigo, ha. Push start. Push start. Sabi ko, iba talaga. Napakalayo ng difference silang dalawa. So sa takbo naman, oh, mag-uusapan natin yung top speed na yan, ano, itong kung ano mas maganda sa langis. Wala akong ano, no. Parehas lang sila, parehas lang ng performance ng ano ng Raider. So, kung 120 ang top speed na nagawa ko gamit ang 10W40 ni Advance, ni Shell Advance. Eh ganun din naman si ano. Si tawag nito, ano ba yung isa? Top 1. Parehas lang. No, mga mix. So, yun lang guys, ano. Para sa akin, iba talaga si ano. So, syempre sa ano sa mga kagaya nitong motor ko na sariwa pa or bata pa, eh ano, advisable sa kanila yung ganong langis na 10W40 lang. Kaya mga singit, ha. Thank you. Arigo. Thank you, nalubok naman ako. Noon, ayun. Pero tantya ko sa pagkakaintindi ko, kung ang MC mo is mga medyo oldies na, siguro may mga 3 years na ang edad o talagang mahaba na naging journey nyo ng MC mo, advisable na siguro yung mga ganun, yung mga 20W50 na lang is yung mas malapot. Siyempre mga mix, no, pakita ko na rin sa inyo kung paano mag change oil. Napakasimple lang naman yan, eh. Yan, magpapalit na rin ako ng ano. Papalit na rin ako ng brief. Ay, brief. Ayup. Papalit na rin ako ng ano, ng oil filter. Medyo matagal-tagal na nung huli kong pinalitan to. So, pakita ko namin sa inyo mga mix. So, ayan lang.
Mga mix, no? Tawag na ito, napanood nyo naman na siguro yung ano, yung tawag na ito, yung pag-change oil ko, pag-change oil and palit filter, ano. So mga mix, sana nagustuhan nyo naman itong video na to and nakatulong sa inyo. Mas maganda sana kung nakatulong sa inyo. So kung nagustuhan nyo, huwag na kayo mahiyang ano, click yung button na ano, na subscribe, like and share nyo na rin kung nagustuhan nyo, mga mix. So maraming salamat sa panonood and until next video, mga mix, ciao.